Good morning! Welcome back to my Dainty Garden. Nandito muna guys yung mga plants ko na nakahang dito sa ating bakod. Ayan, ang gaganda pa rin naman nila. See, ayan. Mga mixed pot ko yan. Tapos ito nakapot na si Ellen. Tapos nandito naman yung iba. Ayan, si Marpin. Si Chloe natin. Si Mirinay, tignan nyo guys, sunog. Sunog-sunog ating Mirinay. Tapos ito yung nasa gilid ng bakod. Si Burrito nandito kasi pumapayat eh. Yan, sinilong ko muna. Ito guys, oh. Ayan, nagpintura kasi ako dyan. Inalis ko yung grid. Ayan, dyan nakalagay yung iba nating mga gymnoastro. Ayan, pininturahan ko kasi. So, dito muna sila. And ayan na nga guys, yung aking, anong pangalan nito na, gym, no? Ayan, sadly, kaya pala nag-iba ang kulay niya, nag-rot na siya. Sayang kasi may mga pops na siya. Ang dami niyang pops sana. Copper, ayan, copper to eh. And, ang lungkot ko kahapon, medyo mahal ang bili ko dito guys, sa totoo lang. Ayan, na-rot siya. So sad. Pero okay lang yan. Tingin ko ano, nalakihan siya sa pot niya. Ayan. So, dito muna yung iba kasi hindi kami matapos-tapos sa pagpipintura talaga. Dahil sobrang init. Baka iniisip ko pa kung hindi ko na ibabalik yung grid. Ayan, yung mga succulents natin guys, kaya-kaya naman nila yung init. Eto, si Chantilly, hindi na maitsura. Ayaw niya talaga ng mainit. Mainit na panahon. Ang kulay ng ating mga gym. No? Eto, ayan. Meron pa rin si ating Superbun. Pero pa-isa-isa na lang ngayon. Di tulad ng ina. Actually, kaya-kaya naman ng ating succulents yan. Basta guys, may hangin. Maganda yung air circulation nila. So, luckily, dito sa area nila is ang hangin guys, ang hangin paghapon, gabi, kahit early morning. Kaya ayan, kinakaya nila yung sobrang init. Ayan, sana kaya na yung mini bell ko. Eto naman guys, maganda naman na to. Tingnan nyo naman. Dahil sa pusa, ayan o. Lasog-lasog na naman, aayusin ko na naman. Lalo tong aking koala. Ayan, sobrang init na nga, tapos anuhin pa ng pusa. Ayan, lahat na nga ng harang ginawa ko dito. Ito din meron mga ano lang naman, dry. Kaya-kaya naman ng ating Purple Delight yan. Buti na lang talaga nitong May, malakas yung hangin dito guys. Ayan o, may harang ako dyan sa likod. Dyan kasi natutulog yung pusa, papunta sa ilalim. Dyan sila natutulog kasi malilim. Kaya hinarangan ko na dyan. Para wala nang tumalon doon na pusa. Ayan yung aking harang na nilagay dyan. Walang ko na lang. Lahat na ginawa ko na. So ngayon sobrang init. Ano nga ba ang mga naging favorite ko? Yung walang keme sa init. Unang-una na guys dyan is ang ating ito, ang ating mga agave. Ayan, look nyo ang ating mga agave. Yan, ang dili ko sa kanila guys is every other day. Pero pag hindi ganito kainit, every 4 days. Ayan, si ating thread. Ayan, Barky Shukan and Queen Victoria. Ayan, ang ganda nila pag sobrang init. So hindi ka mangangamba na sila ay malusaw. Ayan, super pretty, super cute. And ito naman yung ating non-var na Kishukan. Ang ganda rin guys. Rosette type, yung mga tinik. So nalusawan ako ng ganito guys before. Dahil ewan ko yung pusa, in-scratch yung aking ganito. And ito naman yung isa natin. Quadricolor. Ganda niya guys, may damo dito. Yan, nakakatusok lang talaga pero ang ganda nila. Ayan, may isa pa ako dito. Ayan. Ito feeling ko nakukulangan pa rin siya sa tubig. Kung makikita nyo may mga brown tips siya. So ayan, wow na wow. Kasi sa
Sa mga agave sila may maninipis na leaves. Eto, ano rin to eh. Sabi agave din to. May name ako nito, nakalimutan ko lang. Pero ang ganda niya rin guys. Ang spiky niya. Para din siyang Sansevieria kung titingnan. Yan. Ayan, yung isa ko pang var na agave. Ito yung ating var. Soji Rajin. Ang ganda rin ito guys. Yan, naging 3 heads. 1 head lang yan na napakaliit nung nakuha ko. Hindi sila super na lumalaki na mabilis guys ha. So ito ay mga 2 years na sa akin. Yan. Cute-cute pa rin sila. Unlike yung ibang agave talaga na sobrang laki. Sila naman yung maliliit na type. Lalaki in years. And the next naman natin is ating mga Euphorbia Francoise. Ito, tinatry kong i-check kung gano'n siya kaganda pag na-sun-stressed. Kaya nilabas ko tong isa. Ayan, so titignan ko ang kanyang potential sa init. Ano naman sila, guys? Kaya naman nila yung init. And dito naman is may bubong. So mga 12 is wala nang direct sun. Indirect sun na lang. So yung iba natin is nandito na. Ito yung isa ko. Nung nakuha ko to guys, pinky siya. Nagpipink and light. So nawawala yung kanyang kulay kasi nga nandito siya sa shaded area. Yan. Pero ang ganda nito nung nakuha ko. Kaya nilagay ko siya dito sa medyo harap. So titignan din natin. And then pag kaya-kaya na ilalabas ko rin yan guys. Gusto kong makita ang kanyang stressed color. Ayan. Ayan. Nandito na yung iba kong mga Francoise. Ayan sila. Ito nga eh. May mga variegation din yan. Pero nawawala dahil sa shaded area. Ito. Super cute-cute talaga nito. Ito. Ito may lining to na nagpipink to. Medyo meron pa yung old leaves. Yung new wala. Kasi nga nasa shaded area. Tapos gusto ko guys na pag may pambili tayo, yung cute pots ng Hunter Pottery, ang cute nila tingnan para silang bonsai. Eto nakuha ko, super liit lang last year, July. Ilan lang din yung leaves nung nakuha ko. Ngayon very lush na siya. And ang cute ng kanyang leaves. Parang pamaypay. Ayan, super cute din ang ating mga Francoise. Kaya favorite ko sila ngayon, summer. Ayan, next naman is ang ating mga aloes. Super pretty. Ayan, ang ganda ng ating mga aloes. Ngayong summer season, mas tumitingkad yung kanilang kulay. Kaya nilabas ko to guys. Ito yung aking white. White yung kanyang mga teeth. So, titignan ko ang kanyang color pag nasa sun stress. So, ito pa yung iba nating aloe. Ito, sobrang pink niya na. Kaya tuwang-tuwa ako, hindi ka mangangamba na malusaw sila. Ayan, matitibay. Ayan, ayan, sobrang ganda. Ayan, ito, inayaan ko na lang dito. Ito pa. Ayan, konti lang mga aloe ko, guys. So, ayan, napinturahan ko na yung gold na nagva-vine dyan sa design ng aming gate. So, iniisip ko kung ibabalik ko dyan yung ating mga nakahang na naka-grid na nakahang na ating succulent. Iniisip ko pa. Sa side na lang siguro. Dito sa side ko lang ilalagay. Dito tayo sa loob. Medyo makulimlim. Buti na lang. Ano na eh. Past 7 eh. So, ito sila. So, pansamantala dito muna. Hindi pa namin matatapos yung pagpipintura ng gate. Ewan ko kung ilang araw pa. Ayan. So, dyan muna sila. Papahinga muna sila sa sobrang init. Sana lang hindi mawala yung pagka-compact nila. Ito nga si Mirin, ipahinga ko muna at super sunburn. Siguro kasi ang liliit ng kanyang leaves. Hindi niya kinaya yung init ngayong El Niño. Ito guys, mag-aayos-ayos pa ako. Ayan, ang gulo-gulo. Ayan, ilang weeks na ba kami nagpipintura? Hindi naman kasi kami araw-araw guys nagpipintura. Kaya inabot kami ng sobrang tagal. So, dito na lang muna guys. Happy, happy weekend. Stay hydrated. And thank you so much for always watching. Sa mga hindi pa, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!